Armadong mga barko ng Philippine Navy, pinag-aaralan na ng militar na siyang kanilang gagamitin sa mga gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nasa listahan na umano ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na gagamitin ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy para sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Gawa sa kahoy at walang armas ang bangka na ito na siyang ginagamit ng Philippine Coast Guard tuwing magsasagawa sila ng resupply mission sa Ayungin Shoal. At maliban dyan, di hamak na maliit ang mga bangkang ito kung ikukumpara sa mga barko ng China. Kaya dahil dyan at sa mga sunod-sunod na agresibong mga aksyon ng mga Chino, pinag-iisipan na ng AFP na gumamit ng greaseships yung mga armadong barko ng Philippine Navy. Ayon kay General Romeo Broner Jr., pwede itong gawin ng militar at isa ito sa kanilang napiling paraan. Ngunit sa ngayon ay nananatiling ang maliit na bangka pa rin ng PCG ang kanilang ginagamit. Pwede natin gawin yon. That's one of the options. But sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Mayroon namang barko ng Philippine Navy na nakaalalay sa tuwing magsasagawa ng resupply mission ng PCG. Yun nga lang, nasa malayo ito upang maiwasan ang mga koalisyon at posibleng pagtaas pa ng tensyon. Iniiwasan kasi natin yung nangyari dun sa Bajo de Masinloc or yung Scarborough Shoal nung una, no? Na Navy ship yung dinala natin doon para mag-accost, no? Humuli dun sa mga Chinese illegal fishers. Ang nangyari is that tinapatan tayo ng gray ship. At medyo delikado yung nangyari, nagkaroon ng standoff. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto, kagaya ni Prof. De Castro, na ito na ang tamang oras na gamitin ng Pilipinas ang mga barko ng Navy dahil posibleng mas titindi pa ang gagawing panghaharas ng China kung makikita nilang ang mga maliliit pa rin na bangka ang ating ginagamit. Hindi anya magkakaroon ng pagkabahala ang mga Chino sa maliliit na bangka. Ngunit kung gagamit tayo ng greaseships na ipapakita natin na tumatayo tayo at tumututo laban sa kanilang panghihimasok sa ating mga teritoryo. They found a loophole because the vessels that are carrying the supplies are chartered. They're still commercial. But once it is a gray ship, there's no more gray zone. It's really time that we have to show literally the flag. Because China might have construed this as a sort of hesitation or weakness on our part, so they're really pushing us. So probably it's time that we make the pushback. Tulad naman kina Senator Subiri at Senator De La Rosa, dagdag pondo rin ang hiling ni Senadora Ressa Hontiveros sa PCG para sa kanilang intelligence upang mas mabantayan umano ang ating mga karagatan. The PCG actually is facing a clear and present danger. Ang organisasyon tulad ng PCG ang dapat binibigyan ng mga confidential at intelligence funds. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Walang duda mga kapatid na isang magandang paraan ang paggamit ng mga barko ng ating Philippine Navy sa tuwing gagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Maliban kasi sa mas malalaki ito kumpara sa mga barko ng PCG. Mayroon din itong mga armas na handang gamitin kung kinakailangan. Ang malaking problema lang dito ay yung sinasabi ni General Broner na maaring mas titindi ang tensyon na mangyayari. Noong April 8, 2012, minsan ang nagkaroon ng standoff ang barko ng Philippine Navy at ang dalawang barko ng China Marine Surveillance sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nagsimula ang matinding komprontasyon ng mga barko ng Pilipinas at China nang makita ng isang surveillance plane ng Philippine Navy ang walong Chinese fishing vessel na nakaangkla sa mismong bahura. Upang suriin ang paligid ng Scarborough Shoal, agad ipinadala ng Philippine Navy ang kanilang barkong pandigma, ang BRP Gregorio del Pilar, sa mismong araw kung kailan nakita ang mga barko ng mga mangingisdang Chino, kung saan nakumpirma nito ang presensya ng naturang mga barko na nakaangkla nga sa mismong Scarborough Shoal. Huli rin sa akto ng Philippine Navy ang mga mangingisdang Chino na walang pakundangang ilegal na kumukuha sa mismong bahura ng mga corals, giant clams at buhay na mga pating. Nagtangka ang Philippine Navy na arestuhin ang mga mangingisda, ngunit bigla na lang hinarang ng China ang kanilang dalawang malalaking barkong pandigma na noon ay nasa paligid lang din ng nasabing bahura. Doon na nagkaroon ng matinding paghaharap ang dalawang barkong pandigma ng China at ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy na muntikan ng mauwi sa napakamapanganib na sagupaan.
Namagitan ng Amerika sa insidente at napagkasunduan ng Pilipinas at China na mag-withdraw sa lugar. Ngunit hindi tumupad sa napag-usapan ng China. Sa halip, pinadalhan pa nila ang Scarborough ng mas marami pang warship. Sa insidenteng iyon, tumindi talaga ang tensyon ng Pilipinas at China. Naroong pinasok pa ng mga hackers ng China ang website ng University of the Philippines noong April 20, 2012. Nag-iwan ng mensahe sa website ng UP ang mga Chinese hackers. Mga mensaheng nagsasabi na "We come from China. Huangyan Island is ours." Ang sinasabi nilang Huangyan Island, kapatid, ito iyong Scarborough Shoal. Sa pagpasok ng China sa website ng UP, hindi naman nagpatinag ang Pilipinas at hinak din ng anonymous ang website ng China University Media Union. Isang mensahe rin ang iniwan ng mga Filipino hackers na nagsasabing, "Chinese government is clearly retarded. Scarborough Shoal is ours." Maliban dyan, inatake rin ng mga hacker ng Pilipinas ang Chinese government website at nag-iwan naman ng mensaheng, "You got by the Philippines. Spratly Island is ours." Ang insidente naganap sa pagitan ng isang barkong pandigma ng Philippine Navy at ng dalawang warship ng China sa Scarborough Shoal ang siyang iniiwasan ng Pilipinas na mangyari ulit. Alam natin, kapatid, na ilang piraso lang ang ating mga barko kung ikukumpara sa daan-daang barkong pandigma ng mga Chino. Ang China ang mayroong pinakamaraming bilang ng barkong pandigma sa buong mundo, kaya hindi problema sa kanila ang magpadala ng maraming mga barko sa mga kiniklaim nitong teritoryo. Gayunpaman, bagamat iilan lang ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, nauubliga na rin tayong tapatan ang mga Chino sa kadahilan ng palagi na lang tayong ginagawa ng agresibong aksyon ng mga ito. Para sa ating magigiting na kasundaluhan, hindi hadlang ang pagkakaroon ng kakapiranggot na barko upang panindigan ang ating karapatan at ipaglaban ang ating soberanya. Maaring papalag talaga ang China kung barko ng Philippine Navy ang gagamitin sa mga resupply mission. Pero hindi naman siguro tama na palagi na lang tayong magpapapi sa sarili nating teritoryo. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.